Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Alam niyo yung site na yan kasi, yung site na ano, na yung mga hindi mo nakikita ng mga video, ng mga, yung mga nag-viral noon, ano yan eh, buong mundo eh, yung mga kababalaghan ng mga politiko sa ibang bansa, kahit saan man sulok ng video, nandyan sa site na yan. Nung nalaman ko yung title, sinerch ko kagad at may tumambulan sa akin. Hindi ako nagbibiro ha. Mukha lang ako nagbibiro pero di ako nagbibiro. Tapos nung alam nung nalaman yung title, nung sinabi niya agad sa akin nung title, ako naman kahit na inaantok pa ako, bumangon ako ng mabilisan para pumunta sa PisoNet, sa computer shop. At sabi ko sa inyo, no, totoo nga. May promise, totoo nga talaga. Akala ko yung una, parang ano-ano lang yan, parang joke lang. Gulat din ako, sabi ko, ha? Bakit sabi ni Marlica ganun? Kaya pala kahit mag-type na kung saan tayo mag-type na yan. Walang lumalabas. Sige, ano, wapakil. So, ito, start na tayo, no? So, sa mga viewers po dyan, mamaya sabihin ko sa inyo yung keyword. Keyword. Ulitin ko ha, chaotic.com. Hindi ako nagbibiro eh, kahit ayoko lang i-search dito sa cellphone ko, magkakavirus ako eh. Sino may mga laptop dyan? Oh, search nyo, chaotic.com. Baka mamaya kasi sabihin nyo, sinungaling ako ito. Okay, umpisa na tayo. Dito muna tayo sa mga nabalita. Saan ba tayo mag-uumpisa? No? Dito tayo mag-uumpisa. No? Solid pa rin ang supporters ng mga Duterte. So ito, panoorin mo natin na ito yung mga sinasabi nila na, alam niyo yun, sinasabi nila na tayo daw po ay humihina na. Tayo daw po ay nawawalan na daw ang mga Duterte ng supporters. So unahin ho natin to, no? Alam nyo, kahit saan na mga vlog dyan, lalo na sa mga Tansu vlogger, na ano natin, nakikita at napapanood natin yung mga, alam nyo, yung mga tawag dito, yung mga vlog nila na di umano ay tayo ay nauubos. Or endangered species na daw po tayo. May vlogger na ano eh, yung mahaba buhok na may tato. Sabi niya, endangered species na kayo mga Duterte supporters. Mas dihamak na, mas marami kami sa inyo, sabi niya. Hindi ko na lang babanggitin, pero yung vlogger na yon, may sikwentang kaso yon kay Tulpo ha. mahaba buhok, may tato. Kulay pink din yung bayag. Oo, kalahi din ni ano yun. Kalahi din ni Maring Janet. Oo, kulay pink din. Oo, mahilig din sa hotdog. Akemi, shoutout. Sabi niya, ay, mga Duterte supporters, ay, wala yun. Mga ano yun, mga inaamag daw. Basta kung ano pinagsasabihin, lumalabas sa bunganga. Kung ano sagwa ng mukha niya, ganun din yung lumalabas sa bunganga niya. Gago. sabi namin ng mga magtotropa ng mga DDS vlogger. Sabi namin, ano, pagbanatan ba natin? Sabi namin, ay wag na. Kasi ang hangarin naman natin dito is para depensahan ang mga Duterte sa mga fake news. Hindi na natin sila kailangan banatan or balikan pa. Sabi ko, sige, yan na lang natin eh. At siguro baka naghahapit lang yung mga yan sa kadahilanan nga na walang pampiyansa sa kaso ni Tulpo. Kaya sabi ko, ay, ayan na lang natin. Kasi baka wala nga talagang pampiyansa. Eh, kawawa naman, biro mo si Kwenta ba naman? Ay, magkano yun?
Eh, yung pinaka-boss nga nila, stress na eh. Lagi na nga lang nakasalamin para hindi makita yung eye bag. At least ako, lantaran yung eye bag ko, ho? Diba? Napapanood yung ba yun? Ano, mga ka-DDS, papayag tayo na sabihin na nilalangaw na tayo? Na tayo daw ay kukunti? Kukunti daw tayo? Eh, samantalang nagkaka-views nga lang sila dahil ano eh, dahil sa atin, tapos kukunti lang tayo? Kukunti lang daw tayo, papayag tayo noon at sinasabihan pa nila, ito pa yung pinaka-fake news pa doon, sabi nila oh. Yung mga nanonood daw yan, ayan, oh. Ano daw yan, isang GC lang daw yan. Isang GC lang daw yan na binabayaran daw namin ng mga vlogger. So, binabayaran namin ng mga vlogger. Binabayaran namin kayo? Eh, baka nga kayo nagbabayad sa amin kasi sa mga palipad nyo eh. Paano namin kayo babayaran? Eh, di hamak na baka mas mahiyaman pa nga kayo sa amin eh. Mas di hamak na mga mahiyaman pa kayo sa amin. Bakit wala akong natanggap, Jay? Yun na nga eh. Oh, may natatanggap ba kayo? Ba't ano ba yung ginagawa mo, ha? Bakit mo ginagalaw yung mic ko, ha? Nagagalit ka na ba kay, ano? Sa mga fake news vlogger? Hmm? Eto na nga. Boss Jay, pa-Gcash yung bayad ko, please. Itay lang. Ako pala single. Visit na yan. Ako pa nga nasingil. Binabayaran daw namin kayo para daw ano. Tapos ito pa yung kay Banat Bay. Sabi niya ito. Ay, alam ko na. Ang taktika ni Banat Bay, sabi niya. May isa siyang GC. GC from ibang bansa. Na binabayaran daw ni Banat Bay yung mga OFW para daw magpalipad sa kanya. Sabi ko, grabe. Puta ilang yan. Kasi sino ba naman daw tanga na OFW na magpapalipad daw sa mga katulad naming vlogger? Sabi ko, ano yun? Anong klaseng kwento yun? Na si Banat Bay daw may GC. Tapos yung mga nagpapalipad din, kasi binanggit din ako dun eh. Yung mga nagpapalipad din daw sa akin, ano daw yan, nasa GC daw ni Banat Bay yan. Tapos binabayaran daw ni Banat Bay yung ano na yan, yung mga nagpapalipad, sa sariling pera daw ni Banat Bay yan. Tapos, parang ano daw, parang pang-attract ng iba pang OFW. So kapag may magpapalipad daw, magpapalipad din daw yung iba, parang gagayahin, parang panghatak ba, pang-akit. Eh, yun yung sinabi niya doon. Tapos ako naman daw na ototo, paniwala daw ako sa mga DDS supporters. Kaya halos iisa lang naman daw tayo, ikayo. Sabi ko, grabe. Grabe ang talino mo. Di tinalo mo si Einstein. Napaka-lupit mo. Si Einstein. Lolo ko yun, pero mas malupit ka pa sa lolo ko. Eh, mga ka-Duterte, mga ka-DDS, binabayaran pala natin. Magkano silbi namin? Nag-vlog pa kami. Nag-inopen pa namin yung monetize nito kung babayaran lang din naman namin pala yung mga nanonood. Yung mga nagpapalipad. Ano ba naman kayo? Grabe naman yan. Wisit eh, no? O ito, paano yan? Si Ma'am Kathleen, ang katulad niyan. Si Ma'am Kathleen, Ma'am Bena, Ma'am Binky Bell. Marami pa eh. Marami mga nagpapalipad araw-araw. Katulad yan ni Ma'am Kathleen, halos iniikot niya yung buong DDS vlogger. Tapos sinisharean niya ng blessing niya. So ibig sabihin, binabayaran namin si Ma'am Kathleen? O paano yan si Ma'am Anak Tripu at Anak Punan? Ganun din ba? Grabe fake news nila sa amin. Oo, hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung mga balibalitang yun. Ako naman daw, utu-utu naman daw ako.
Ang lupit nito. Sa inyo nung kuha yung mga balitang yung yan. Oo. Kahit saan ako lumipad pag alas tres ng madaling araw, wala akong nakikitang ganyan ha. Gago! Ay, Mapakel, gusto mo nang bayad sa support mo? Nagbabayad pala ang mga bloggers na sa support eh. Ha? Gusto nyo ba? Ah, ilapag nyo Gcash nyo dyan. Isisendan namin kayo. Nagbabayad daw kami sa mga supporters. Ano yun? Paano ang kitaan nun? Grabe, no? Para lang may masabi sila sa akin eh, no? Eh, nga eh. Oh, paano yan? Pakatulad yan ni Ma'am Christine. Ma'am Christine, magkano po yung binayad ko sa'yo kanina? Sabi niya, ibalik mo sa akin yan pag sumahod. Pusang loob ko, bayaran. Ay, dalawag eh. Oh, ayan pa, si Ma'am Jan, Ma'am Jane Remontal. O, paano yan? E, di ba bayaran namin mamaya yan? O, ayan po. Ayan po si Ma'am Kathleen, o. Kikushi. E, paano yan? Dami kong utang. DJ, pautang muna. Wala akong pang abono sa mga nagpapalipad. Baka naman, please. Okay. Nawala na tuloy tayo. Buisit kasi yung mga vlogger na yan. Para lang may magawang issue sa mga banateros, sa mga... Ay, Mama Judy Ray Reza, maraming salamat po. Jay, bayad ko sa'yo. Ay, maraming salamat po. Ubuti yun, bayad yun, oh. Hindi yun utang. Ang dami kong utang, visit na yun. Ay, Banat Bay, tulungan mo naman ako. Nagdahil sa'yo, nagka-utang-utang na ako, Banat Bay. Kita mo, nangihingi pa ng sukli si Ma'am Kathleen, no? Nangihingi pa ng sukli si Ma'am Kathleen. Uy, ano, Barat Bay, kung magbayad dito, ha? At sa GC mo pala galing tong mga palipaders na to, eh. Ayan pa si Ate Bicolano. Ay, naku po, utay na inyo. Wala na ba talaga kayong maibanat sa amin? Nagtataka ako, ang dami-dami namang balita dyan ha. Ang dami-dami namang balita dyan ha. Bakit, bakit kami yung pinag-aaksayahan nyo ng panahon? Diba? Ang daming pwede mo content dyan eh. Ito na, pati ba naman yung sa palipad namin eh, ginagawa nyo ng issue? Ay nako po, nandito na si Ma'am Abby Ana. Paktay kayo. Si Ma'am Abby Ana, oh. Ito yung ayan, eto ha. Alam mo, Ma'am Abby Ana, yung kagabing ginawa mo kay sa live ni Banat Bay, ayun yung pininteri. Ginawan nila ng issue yun. Oo, yung bading din na vlogger ni Libayan. Nagdahil dyan kay Ma'am Abby Ana. Sabi nila, yung sunod-sunod na palipad. May mga ano pa sila eh, oh. May mga logic style pa, sabi oh. Hindi nyo ba alam? Si Banat Bay? Tiga ano yan eh? Tiga Hong Kong ba yung sinabi o Japan? Tiga ganun yan. Kaya yung mga nagpapalipad, mga kakilala lang din nila yan. Ayun yung sabi doon sa live niya. Kita na, ang dami-dami pwedeng gawing balita dyan, reaksyonan, ba't yung palipad pa? Ito, matanong ko lang sa mga banateros ah. Sa mga matagal ng supporters ni Banat Bay dyan. Tawag dito, matagal na ho ba talagang issue dyan kay Banat Bay yung super chat na yan? Di tanong ko lang ah. Kasi parang big deal sa kanila yung parang big deal sa kanila yung palipad. Matagal na bang issue kay Banat Bay yan? Oh, hindi napapansin ko eh. Lahat ng vlogger na bumabanat sa mga banateros about sa super chat tsaka yung pag-join. Yung pag-join sa, yung may kita nyo dyan, yung join button. Ayan yung tinatalakay nila. Ha, matagal na bang issue yan? Hindi ko kasi masyadong yan eh. Ah, oo, yun na nga.
Oh, Gcash vlogger daw sila dati. Ah, okay. Kaya pala nagtataka ako eh. Kasi pati yung Gcash na yan. Kasi biruin mo ah, pati yung join button, ginawa nila ng issue. Eh samantalang, hindi naman namin inuutos na mag... Ayan na naman. Ayan naman si Mama Abiana. Salamat po Mama Abiana. Thank you po ah. Biruin mo pati yung join button, hindi naman namin po kayo pinipilit. Pag pinindot niya yan, magiging... yan katulad niyan sila Ma'am Erlinda. Ang daming ano, daming nangingi na sukli. O yan katulad niya nila Ma'am Janice, 'di ba? May kulay yan, oh, kulay dilaw tapos JG. Oh, sabi nila doon sa live nila, tingnan niyo yung pang-i-scam ng mga banateros, hindi ininano pa nila sa computer nila. Pag pinindot mo yan, ganito ganyan, automatic magbabayad ka. O yan, scammer. Gago! O yan, yung ginawa ni Banat Bay. Buisit na yan. O, ibig sabihin, na-scam ko si Banat Bay, ganon? Buo po talaga eh, lo. O, na-scam ako ni Jay. Ay! Buisit na yan. Atip na mga grabe sa pagiging garapal yung mga yun, no? Grabe naman sa pagiging tanga nyo ba? Pati ba naman yung join button, gagawan nyo ng issue? Naka-issue, pang-i-scam ang ano? Pang-i-scam daw yan? Alalahanin nyo, pati sa channel nyo, meron din ganyan ah. O ba't hindi nyo binubuksan? Eh lahat naman ng YouTube channel, merong join button. Pag-monetize ka na. Kala ko shoutout lang may ma... may monthly pala. Akala ko shoutout lang may monthly pala. Oh yeah, si Sir GTV oh. Grabe naman. Puta, napati yung join button. Ginawan nyo ng issue. Ang galing pa mag-ano nung isa. Tama. Tingnan nyo ah. Tingnan nyo ah. Paano ba gayahin yung mukha nun? Hirap gayahin ng mukha nun. Sabi ko, tingnan nyo, pagpindot nyo, pag pinindot nyo to, yan. Ayan, may kita nyo, 1,700, oh. Ayan, tingnan mo. Oh, pag 3 months, 4 months, 700, kita mo, tingnan mo. Niloloko nila ang mga OFW. Alam nyo, kagabi, habang pinapalood ko, hindi na lang ako nag-comment kasi sabi ko, pag nag-comment ako, masisira yung ano niya. May respeto naman ako kahit pa paano eh. Kaya gugutay na, grabe naman pagka-obsess nitong mga to sa Banateros. Grabe naman pagka-obsess nyo sa Kalabanat Bay, sa mga DDS vlogger, para lang siraan nyo kami. Gagamitin nyo yung join button open yan sa lahat. Ilalagay ba ni YouTube yan dyan kung pang-i-scam yan? Di ba naman kayo mga tanga? Ano ba naman kayo? Tanga nila talaga. Ano to? Kasi isan bang kanto na pulot yang mga yan? Di ko nga rin alam eh. Ewan ko, baka nga ito yung mga vlogger na inutusan bumili ng suka ng kanilang mga nanay. Pagbalik, naging vlogger na. Damn! Ultimong join button, butay na ginawang issue. Alam nyo, sa tinagal-tagal po at sa dinami-daming mga malalaking, Jay, sige out na ako. Bayaran mo ako. Ang dami ko lang utang. Yari ako nito, wala pa nga sahod, ang layo-layo pa. Tapos ganyan, nagbaon na ako sa utang. Ikaw naman kasi Banat Bay, ba't ka gumawa ng GC? Para magpalipad sa'yo at sa mga Duterte vloggers. Ayan tuloy, nai-issue tuloy tayo. Grabe, no? Obsessed sila sa Duterte vloggers. Pero eto ah, in fairness ah, yung mga vlogger lang naman nilibayan yung mga gumagawa ng ganun. Si Bakla, tsaka si Bulbul.
So, sila-sila lang naman. Mabilis sila lang naman yung mga gumagawa ng ganun. Sabi ko, grabe. So, ewan ko na lang kung sa susunod nito, kung ano pa ba ibabato sa aming issue. Pustahan tayo pag nakabili na ako ng motor nito. Oh, hindi, kasi ako, binabalandra ko talaga eh. Pag nakabili na ako ng motor, kung tayo na, sasabihin na naman niya, in-scam. Kasi dati nakabili ako ng motor eh. Tapos, in-issue. In-issue yung motor ko dati eh. So, in-scam pa yung sepirang i-scam ko daw. Walang yan eh. Wala na akong ginawang matama sa inyo. Ay. O siya, o ito. Pag-usapan natin to, no? 1 sa 5 Pinoy Solid Duterte supporters pa rin. Marcos admin supporters suportado ng 31% Okta survey. Ano kaya itong Okta survey na to? Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos at ayaw nila sa Duterte. Ayaw nila sa ano. It's more like wala silang pinapanigan. Parang they're thinking independently, which is good. 29%. Ito ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing walang pinapanigan pagdating sa politika. Base sa ulat ng Okta Research Group, ang bilang na nabanggit ay ang nagsabing hindi sila maka-Marcos o Duterte, Sir J, like. O kaya naman ay taga-suporta ng Duterte oposisyon. Tayo, yeah. Kumbaga, ito yung side na baka pwede lang sila pumanig kahit kanino, depending sa point of view, they can agree or not. Or maybe wala lang, totally ano, wala sila pinapanigan. Samantala, GTV, nakakuha ng 31% sa political preference ng mga Pilipino si... Sabi ni Banat Bay, ako bibili ng motor sa birthday ko pag nakolekta ko na yung reward money sa pag suplong ko kay Cubes at Bantag. Hoy, Banat Bay, napanood mo ba yung video ko? Baka naman ano, ganito na lang para safe ka. Ibigay mo sa akin yung address kung nasan si Bantag tsaka si Pastor. Ako magsusumbong. Ngayon, ang hatian nun sa... Kasi 100 million yun, di ba? 100 million yung patong kay Kibuloy at kay Bantag, 2 million. Kahit sa akin na lang yung kay Bantag. Sa'yo na yung kay Kibuloy. Sige na. Bili lang ako ADB. Oo. Oh, pangarap ko na motor yun eh. Tapos pag ano na, edi sa'yo na yung 100 ni Pastor. 2 million lang sa akin, 'di ba? Sobrang lamang ka na, baka naman. Sige na. Sorry, Banat Bay. Hirap hanapin ni Cubes, laki ng mountain. Hindi ako kaya ko 'yan, laking probinsya ako, laking kapis ako eh. Tsaka matalas yung pang-amoy ko, aswang nga eh. Oh, tiga kapis ako eh, kamag-anak ko si ano. Tsahin ko si Maria Labo, tsaka lolo ko si Tiniente Gimo. Sige na. Kahit yung 2 million lang ni Bantag sa akin, o kahit nga 1 million lang eh. Mapabubungan ko lang yung bahay na pinapagawa ko, makabili lang IDB, okay na yun. Sige na, Banat Bay, baka naman. Oo, hindi naman tayo siguro makukulong, sisikat pa tayo nun. Wisit na yan. Grabe no, bilhin mo 100 million ng patong sa ulo ni Pastor Apolo Kibuloy. Kaya maraming ano eh. Kaya maraming gigil na gigil. Arabella shoutout po, Rina S shoutout po, Wang Yuni shoutout po, no? Kaya marami ang gigil na gigil sa kay Pastor Apolo Kibuloy. Ikaw ba naman 110 or 112 million pesos ha? Ang reward sa makakahuli kay Pastor Apolo Kibuloy. Ay kung mapunta nga naman sa isang puli... Ay, mahirap lang magsalita eh. Kaya nga siguro ngayon nare-realize ko na kaya pala ayaw tantanan si Pastor. Kaya pala tinatrabaho dahil dun talaga sa... Unang-una, bukod dun sa marami ng supporters ni Pastor Apolo Kibuloy, eh dun talaga din mismo nakakitaan na yung about dun sa pera dahil ang laki ng pera eh. 100 million? Eh ako, 30 years old na ako. Hindi pa ako nakakakita ng ano, hindi pa ako nakakahawak ng 200K or 300K.
Kahit nga ano eh, 100k naka ano na ako nung sa TBJ. Yan yung pinagpagawa ko ng bahay. Pero 500k ganun or lumagpas sa 200k, wala pa ako nahahawakan ganun. Puro mo yung 10 million na yun. Oy Chris M, Kuya Chris, yan, shoutout Kuya Chris. Kayo magturo, ha? Akin ang reward. Kuya Chris, samahan mo ako. Punta tayo kay Banat Bay. Tanong natin kung saan ang location ni Pastor. Tapos ni Bantag. Yung kay Bantag, sa atin na daw yun. E di dalawa tayo, tag-isang million tayo. Yung 112 million, kay ano na yun, kay Banat Bay na yun. Yan mo na siya dun. Sa kanya na yun, bigay mo na sa kanya. Maraming binubuhay yan. Let's go now na. Wiset. Elinda, shoutout po. Kay Jerry Rodrigo, shoutout. Okay, tuloy natin to. Wala tuloy ako dito. Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Yudo Davin, hindi ibig sabihin nito ay pro-Marcos talaga ang kabuuang bilang na ito. Dahil maaari ring ang lumabas. Ito. May nag-chat. Sabi ni Ninita Maria Okamoto, JPM mo ko para makahawak ka ng 200k pesos monthly. Ako po! Kung sa join button nga lang po, nai-issue na kami. Paano pa kaya pag dyan sa 200k? Lako po, Ma'am Ninita. Wag nyo, wag po. Bata pa ako na, ata. Bata pa ako, Col. 200k para makahawak ka. Oo, tanginang yung 200 pera lang. Oh, join button nga lang na 25. Alam nyo ba, yung join button ko, pag kinlik nyo yan, 25 pesos po yan. Sa, kung mangi-scam ako, ginawa ko ng 5,000 yan. Ay, kaya nai-stress. Kaya nai-stress tuloy. Kaya nabubuang ako dito sa mga utak ng mga to. Pero yung mga 25 pesos lang po yung join button ko, ginawan ng issue. O oh, Ma'am Jasmine, magkano bayad mo nung pinindot mo yung ano, yung join button? Magkano bayad nyo? Di ba 25 pesos? O yan o, 25, 50, 99 o, saan yung pang-i-scam dyan? Edit ko na nga yan mamaya. Total, nagiging issue yun, gawin ko na nga tig 1,000 yan. Hindi, joke lang. Joke lang, okay na yan, okay na sa akin yan, 25 pesos na yan, malaking bagay na yan. Ay, uy, Gogi, 1,700 viewers na pala tayo. Hindi ko alam. Hindi ko napansin, doon ako nakatingin sa comment eh. Gogi, 1,700 nga oh. Ha, may Bisaya in Germany, shoutout. Like-like naman po tayo dyan. Ulitin ko sa mga bagong pasok, nasa chaotic.com ang video. Mamaya ako ibibigay yung title. Jane Remontal, yan, salamat po. Wag na ano, Jay, wag nagpa-member na ako. Ano daw? Ano sabi nun? Yan o. Ma'am Jocelyn Kalanta, mega love shoutout. Ang dami ko na naman na scam. Saka nakakita, scammer 25 pesos. Anak ng teteng naman yan. Survey ay sangayon lang sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit magandang resulta ito dahil mas mataas ito kumpara sa nakuha ng iba. And yung interpretation is 31% said, I support President Ferdinand Marcos Jr. and his administration. Ma'am Sonia, salamat po. Majority, malaki-laki siyang porsyento. Yung mga nasa Marcos camp should be a little happier kasi medyo mataas yung numbers nila compared sa others. Ate, ay, Mami Morning. Diyo si Mami. But it's not majority. That's correct. But it's still a minority. Dagdag pa niya na ang 20% naman na nakuha ng pamilya Duterte ay nagpapakita na marami pa rin o hindi pa rin sila nawawalan ng mga taga-suporta. Maybe it's lower than the Marcos, but it's also a... Meron na ba, Er? Meron, kasi Filipinos, whoever's in power, yun yung sinusupport nila. I mean, understand. So, sige po, Mami. The fact that the Dutertes are not... Meron. They still have 20. That's, I would say that's very significant. 800 viewers tayo. Filipinos, solid sa kanila. No matter. Mm-hmm. So,
it gives them, I think it should give them a sense sa survey ni either shout there, you know, we still have influence, we're still relevant. Hindi kasi ganito yan, ito explain ko na rin to ha. Pero kahit na narinig niyo na rin to sa vlog ng live ng iba or kay Banat Bay, no. Eh alam niyo, agree ako doon sa sinabi niya, no, yung about doon sa pag kasi ano eh yung about doon sa survey ng Duterte. Oh. Marami kasi din talaga na ano, marami din kasi talaga ng mga Pilipino or mga anti yung mga netizen na itinuturo nila ang mga pakana daw ng mga issue about kay BBM, may si BP Sara. Na pero alam naman din natin 'yan na tayong mga solid Duterte ay wala naman, hindi naman talaga gawain ng ano 'yan. Hindi gawain ng tawag dito ng mga ano, ng mga Duterte yung mga ganyang gawain, yung mga sira-sira na 'yan. So para sa akin din yung about dito sa 1 versus 5 na survey na to. At yung ano yung mag-ilan yun? 31% ba yung kay ano? Eh ano, 31% yung nakasuporta kay Marcos. Eh nagtataka po ako doon sa isang survey nung nakaraan. 'Di ba lumagapak si Marcos? Pero bakit ngayon biglang tumaas? Akala ko dati nung vlogger pa ako sa TBJ, nung nagde-depend pa ako sa TBJ, hanggang ngayon naman nagde-depend ako pero sa isang channel ko. Hindi ko na nga lang masyado masikaso kasi busy na ako eh. Marami akong appointment tuwing alas 3 ng madaling araw. Maraming kasi akong appointment sa rooftop. Marami akong ano, marami akong katsikahan dun sa taas pag alas 3 ng madaling araw. Tiga-kapis nga kasi ako eh. So ngayon, ang akala ko dati sa showbiz, lalo na sa TV ratings, ay nagkakaroon talaga ng dayaan. Hindi ko alam na kahit din pala sa survey ng mga politiko, may ano pala, may tawag dito, may dayaan din palang nangyayari. Ay Papa Charlene P. Shunter TV, shoutout Papa, and Mama Dayan. Hindi ko alam na, no, there's TV. Hindi natin alam na kahit dito rin pala sa politics, meron nangyayari, no? Kasi isipin nyo, naglabas ng survey, yung, ano yun, Pulse Asia ba? Tama ba ako? Baka nagkakamali ako, sorry po ha. Tapos ito, naglabas din tong Okta survey. So, sino ba paniwalaan? Sino ba paniwalaan ng tao sa inyong dalawa? Yung Pulse Asia ba yun? Oo, yung unang naglabas na binlag ng Anilive nga natin yun. Pulse Asia, tama yan. So, in-interview pa ni Ted Pailon yun. Oo, ni Ted Pailon. Sa kanilang ano ni DJ Chacha. So, na nandun nga mas mataas ang survey ni BP Sara kesa kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari ngayon? Oy boy, Sardinas! Shoutout sa'yo boy. Oh, bakit tawag dito? Ano nangyari dito sa Okta? Nabigla namang tumaas ang 31, bali 25 versus bali 6 ang nilamang ni BBM kaysa sa mga Duterte. Grabe naman. Ikakalabas lang ng Pulse Asia. Mami Morning Dew, maraming salamat. Ano to? Ano to? Lokohan ba to? Pati ba naman dito sa politics, sa mga survey, nagkakalukuhan na? Beatrice, shoutout po. Tsaka kay, ano to? Teodoro, bilis ng comment, di ko makita. Ay, Maring Marites, shoutout. Ma'am Jasmine, shoutout. Baka labas lang nung nakaraan eh. O, tignan natin yung kay Ted Pailon. O, kailan lang ba yun? Ted Pailon. O. O, tingnan natin ha. Tingnan natin yung survey. Andito yung survey na yun eh. O, tandang-tanda ako parang. Uy, ba't ito napindot yun? O, ilang days pa lang to eh. Saan na yun? wait lang. Saan na ba yun? Okay, ano. Saglit lang. Anang dami palang upload na ng ano, TV5. Hindi ko na makita.
Nandito lang yun eh, parang 2 days lang ata nakalipas o 1 day. Oo, ito ata oh. 1 day lang ata yung nakalipas eh. Tapos eh ngayon biglang bumulusok naman si BBM. Parang nakakapagtaka naman po yun. So sino na lang papaniwalaan ng taong bayan mapatungkol sa survey? Nga. Hindi ko na makita. Naku, mukhang binura na. Hoy Ted, asan na yung ano? Asan na yung ratings nyo? Andito lang nung nakaraan nyo na. Nireactionan ko pa yun ah. Aba. Wala yung ano ni... Wala na nga oh. Naku po, ano to? Ano nangyari dito? Ba't na wala? Wala na oh. Hindi ko na makita oh. Tsagayin pa natin, mahirap magsalita nang tapos. Baka mamaya makasuhan tayo. Oo, hindi ko na makita. Guys, hindi ko na makita. Doon sa ano? Doon sa, dito sa News 5. Oo, ito na, nakadaan na ako kay Senator Rapid Tulpo na ano. Nako po, ano ba to? Sana nandito, ha? Okay, pagtsagaan pa natin. Wala, oo. Interview yun eh, about sa ratings ng ano. Ang ina, wala na, hindi ko na makita. Ano mo, anong nangyari dito? Ha? Minekos-mekos nyo ba to? Yan, hindi ko na nga makita. Ito, ito yung condition kay Pibuloy, oh, 2 days ago. Ito yung mga kasabayan niya eh. Wala na. Wala na guys, hindi ko na makita. Oo, hindi ko na makita yung... yung video kay ano, yung video kay tawag dito, yung video doon kay ano, doon sa ratings ng Pulse Asia. Oh, inilabas nila ano yun eh. Ay, hindi ko na naman, Mami Benny shout out. Hindi ko na makita, guys. Ewan ko na lang, tignan niyo, ay wala akong panahon para hanapin. Ingat ka ba mga sungay nga eh. Ako po. Pinapbag eh, naka-upload naman dyan sa live ko yun eh. Oh. Oy, Brothers Lino, shoutout! Oh, eto naman, BBM pa rin. Oh, BBM, sa gentleman agreement. Oh. Ah, oh, eto na si ano ah. Oh, kilala ko tong nasa likod niya. Yung mayor ng ano, San Juan, na sinasabing drug clear daw sila, drug free. Oh. May tropa pala ni BBM to eh. But we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no... We were not briefed. When I came into office, wala ko lang magsabi sa amin na meron ganang usapan. So I we're trying to really grabe 17 viewers na because, thank you po ah. Former administration iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official na dating government official si Are Roque. There's no such agreement. Oy, Are Roque. Ah, Are Roque tsaka Panelo binabanatan kayo ni BBM. Iba-iba daw yung komento nyo. Tama ba? Parang si Harry Rocky nga yung pinaparinggan niya rito, no? No? Hindi, para lang sa akin, ha? Parang si Harry Rocky tsaka si Panelo, no? Na paiba-iba daw yung inilalabas na statement. May pagsimple din to si BBM, eh, no? Sabi naman ng isa ko, there he is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi ko naman ang problema na yan. But, kung... Hey, wait lang. Ang sinasabi sa agreement... Diba, Pangulong Bongbong Marcos, ikaw naman yung presidente, bakit, diba pinagtutunan mo ng pansin ng West Philippine Sea? Eh, bakit ayaw mo nga hanapin kung meron talagang agreement? Anong silbi mo? Eh, halos buong bibig mo, ipaglalaban, hindi tayo susuko, hindi tayo magpapatinag sa China. O ngayon, sasabihin mo dyan, eh wala naman kami nakikita na agreement, wala kaming
wala namang kami. Ano ba talaga yung paniniwalaan? Kasi ganito, sabi ng kabila, meron daw. Sabi ng kabila, wala naman daw. Ikaw yung presidente. Ikaw yung presidente. E di gawan mo ng solusyon yan kung meron nga yan. Lagi mo naman yan. Lagi mo naman tinatrabaho yan. Lagi naman na yan yung pinag-aaksiyan mo ng panahon eh. Eh, ilang beses ko nang sinabi dito sa live ko na kahit ilang beses, kahit na ilang beses nyong pag-aksayan ng panahon yung West Philippine Sea na yan, eh hindi naman bakit pag nakuha ba ng Pilipinas or napasakamay ba ng Pilipinas ang West Philippine Sea, bababa na yung kilo ng bigas at presyo ng mga bilihin dito? Hindi naman ah. Diba? Grabe naman to. Ikaw yung presidente, di mo alam. Na kailangan kong permiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro na sundan yung plante ng klaseng agreement. I am horrified by the idea. Laki ng gwardiya sa likod. Ay, mayor pala yan. Sorry. The territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Not something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back. Mamaylin siya rin. Malaysia, and I asked to see him. Siguro sa pagbalik na. Ipaliwanag niya, ano ba, sino ba ang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official... Nako, inaamon! Eh, akala ko ba, Pangulong Bongbong Marcos, eh, hindi nyo nga po alam kung ano yung totoo. Tapos gusto nyo pagsalitain yung si former President Duterte. Eh, akala ko po ba, wala namang po kayo nakikita na agreement. Tapos ngayon, dapat magsalita kayo kung meron naman kayong kasunduan. Kulokohan talaga nito ni BBM, no? Kaya ka natatawag na yung kulong banggitin eh. Wala ka rin sa ayos eh. Diba? Ayun, sabi ni Jong oh. Basahin niyo yung sinabi ni Jong. Oh, sabi ni Ma'am Susan. Oh, ayoko na lang sabihin dito eh. Mahirap na eh. Saan na yung mahiwagang pangkamot ko? Ba't wala na naman dito sa tabi ko? Ano wala? Ano napunta yun? Kung was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kami record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung nagawin man nila. Oh, yup! Ang lakas mang mind condition. Kahit daw sang record, wala daw silang makita. Pero ginawa daw ito ng sikreto. So, paano mo mapapatunayan yung Pangulong Bongbong Marcos kung ginawa nga yan ng sikreto? Gravity naman! Sikreto, ginawa pala ng sikreto. Tapos, pahinga natin ulit. Baka kasi nagkamali tayo eh. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia. And I asked to see him. First time ko ata makaka-2K views. Sa live. Ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kahit wala kami record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila... Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawang ito. Tapos, kung makapagsalita ka, Pangulong Bongbong Marcos, akala mo may pinangahawakan ka ng sapat na ebidensya. Ikaw na nga mismo po nagsabi na wala kang record. Tapos, sikretong ginawa. So, ibig sabihin, hindi mo alam. Bakit po yung binibigkas nyo po na salita is talagang may alam kayo? Ano? Sakit na ulo ko. Ang inangin. Ang bububo na nga ng mga vlogger tapos dadagdag pa to.
Reset? Dadagdag ka pa? Sikreto nga eh. Sabi mo, ikaw na mismo nagsabi na si Kuting, sino bang naniniwala? Wala daw record. So, ibig sabihin, wala siyang hawak na ebidensya dyan sa secret deal na yan. So, walang record eh. Nanggaling na mismo sa bunganga niya eh. Tapos, sikreto daw. So, paano mo paano mo masasabing may sikretong deal kung wala kang record, wala kang pinanghahawakan eh. Ang kulit mo eh. Di ba? Ang kulit niya eh. O, ulitin pa natin kasi may umano, Eddie Wow daw, may tanso na may ano, may trolls. Sino ba? O, trolls, pakinggan, uy, tukoy na tayo. Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing for Ambassador Wang to come back for Asia? Oh, pahingin nyo maigay. Oh, trolls, eto na ha. Baka siguro sa pagbalik na. Ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talaga kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kahit wala kami record. Kahit saan ka tumingin. Walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit niya ginawa? hindi ko akalain. Alam nyo, Pangulong Bongbong Marcos, nasa lahi nyo ang pagiging matalino. Pero di nagtataka ako. Bakit ganito yung pinagsasabi mo sa media? Walang record. Pero nagtataka ako. Bakit may secret deal? Hindi mo lang masabi na napapanood mo ang secret deal sa mga chismis ng mga tansu vlogger. Sa mga chismosong tansu vlogger kagaya ni Mike Abe. Kagaya ni Maring Janet. Kaya ka natatawag na bangag eh. Kaya natatawag kang ganun na pangulo kasi ganyan yung mga pinapakita nyo sa taong bayan eh. Kaka-stress. Huwag na tayo nagkaroon ng ganitong ano? Ano ba naman to? Lutang yarn? Lutang yarn? Napagpanilag din ang sikreto. Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. So, do you plan to talk to you? Ikaw na pangulo na magsalita ka ng nakakapagtaka. So, ibig sabihin, naniniwala ka, di ba? Ang malupit pa kasi dito, sinasabi niyang sikreto. Tapos, sinabi niya mismo, lumabas sa bunga niya na wala naman nakikita ang evidence. Wala silang mahalukay. Oo, so saan nanggaling yung motibo mo na totoo nga yung secret deal na yan? Eh, yun yung pinakatanong dyan eh. Saan ano, saan na tawag dito, saan nanggaling yung secret deal na yan? At paano ka naniwala, Pangulong Bongbong Marcos? Paano ka po naniwala na may secret deal? Kasi lumalabas po sa bibig nyo na paniwalang paniwala po kayo. Tapos wala naman kayong hawak na sapat na ebidensya kasi wala naman kayong mahalukay. Ano to, kwentong barbero, sabi ni Romeo. You love, shout out. Edit, shout out. Susan, yan. Ano to, kwentong barbero lang na napanood mo sa mga vlogger nyo, sa mga vlogger na tansudugyot vlogger. Na may secret deal lang Duterte at ang China, tas kayo naniwala naman kayo agad. O eto ha, sa lahat po ng tansu vlogger na lagpapakalat ng secret deal ng China at ng Duterte, o ngayon mismong galing sa bunganga ng presidente nyo, wala silang makitang record. So ibig sabihin, wala naman talagang wala kayong pinangahawakan na ebidensya laban sa Duterte at sa China. So, ibig sabihin, fake news talaga yung mga pinagsasabi nyo. Paninira lang talaga sa Duterte. Or katang isip lang, sabi ni Ma'am Janica. Eh, na nga talaga yung katang isip.
Oo, oh, para lang may maiba to sa ano. Ang galing nga ng ano, ang galing nga ng strategy nila ito ah. Ang strategy nila ng mga anti-Duterte, iko-content ng mga vlogger. Pag na-content ng vlogger yung ganitong issue, iaakyat nila ngayon sa media. Pag naakyat na nila sa media, pag-uusapan na nilang lahat yun. Oh, saan ba nagsimula tong secret deal na to, 'di ba sa mga vlogger? Diyan nagsimula yan, mga vlogger nang nagpakalat niyan. Katulad nung about dun sa kabit-kabit ni BP Sara, 'di ba sa mga vlogger din nagsimula yan? Oh, etong secret deal ganun din. Nagsimula, unang-una lagi ko napapanood si Maring Janet na kulay pink yung bulbul, si Mike Abe na tatay ni Maring Janet. No, doon ko lagi napapanood yung secret deal na yan. Tapos ang nangyari, nagulat ako, bakit napapanood ko na sa media? Tapos nung napapanood ko na sa media, yan na, tinutukan na. Pupunta po ako ng US at may kipag-usap ako sa presidente ng US na si Joe Biden at sa Japan para po sa West Philippine Sea. Para po hindi na tayo api-apihin ng West Philippine Sea. Sabi ni Banat Bay, galing kasi sa kanila yung script eh, kaya alam nila. Bista do. Putang ina, galing pala sa inyo ah. Kaya alam mo pala. Tapos sasabihin nyo, huwag papaniwalaan yung mga vlogger. Eh samantalang yung secret deal na yan, nang galing yan sa mga vlogger. Oh, asan na, ano, bida-bida. Yung sinasabi mo na, buti pa sa mga vlogger, nagpapa-interview si Kibuloy. Samantalang sa amin, hindi. Eh akala ko ba, ano, akala ko ba, hindi ka panipaniwala ang mga vlogger. Eh bakit yung secret deal galing sa mga vlogger? Ang galing na yung strategy nila, no? In fairness, ha? You eating manner ba? You eating manner ba? Ipapablog nyo muna sa mga tansu, ha? Tapos iakyat sa media, ha? Ang galing, ha? Ang galing na strategy nyo, ha? Pang international convergence zone, ha? Hello? We are talking to his government officials. Maybe not the president himself, but his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nito ba sa amin para alam namin yung... Ops. Tinatanong lang daw. Ops. Tinatanong lang daw. Ah, Banat Bay? Tinatanong lang naman pala, Banat Bay. Tinatanong lang. O mga kapwa ko dito, mga DDS dyan, tinatanong lang naman pala. Oh, tinatanong lang naman daw pala. Pero, dun sa unang video, sa unang sinabi niya dun sa video, nakakapagtaka. So, ibig sabihin, kaya ka makapagsalita ng nakakapagtaka, ibig sabihin, sumasagi sa isip mo na totoo na parang hindi, di ba? Tapos ngayon, nagtatanong lang. Magkaiba yung nagtatanong sa naghihinala ka. Kaya napaka-posible po noon, Pangulong Bongbong Marcos. Magkaiba po yung naghihinala sa nagtatanong. Hindi po linyahan ng nagtatanong yan, ha? Hindi po linyahan, Pangulo. Ano ba naman yun? Tumakbo na lang kaya ang presidente. Banat Bay, tumakbo ka na lang kaya presidente. Ako na vice mayor, vice president. Para mas may tidiamak na may alam pa tayo sa mga to. Tikmen, iba yung katanungan. Sana yung unang sinabi nyo, naghihinala na kayo eh. Tapos bigla kayong kambyo na nagtatanong lang. Ginawa nyo naman mga tanga yung mga Pilipino. Hindi naman po kami katulad ng mga tansu supporter, dugyot supporters. Kahit ulit-ulitin ho natin, oh. Kahit ulit-ulitin. Hindi ako magsasawa.
that there's something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talaga? Oh, diba? Anong pinag-usapan ninyo? Oh. Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Oh, ano ba ito? Kahit siyang katumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Oh. Sikretong ginawa ito. Bakit nila ginawa? Una-una, yung sinabing sikretong ginawa nila ito, tinutumbok niya na. Tapos bigla ulit siyang kumambyo na bakit nila ito ginawa. Parang nga parang lumabas na parang style na katanungan. So sa mga mahina mag-isip, lalabas lang talaga to na isang katanungan. Pero yung totoo, may tinutumbok siya eh. Yung gagawin mo nila, ba't pa nila ginawa sikreto? Nakakapagta ka nga. Kaya it's not a good situation. O, diba? Nagtanong siya, tinumbok niya na totoo, pero bandang huli, nagtanong siya, tapos tinumbok niya ulit. Kasi sabi niya, nagtataka daw siya, nakakapagtaka. So, ibig sabihin, naniniwala ka nga, Ma'am Wandy, shoutout po. Bakit ang dami mong alam? Bida ka ba? Ano daw? Bray, kay Ma'am Brown Pinay, shoutout po. Ano ba naman yan? Mami Bilma, shoutout. We are talking to his corner officials. Maybe not the president himself, but tinatanong naman, ano ba yan? Ipaliwanag din naman sa amin. Hindi yung katanungan, Pangulo? We still haven't gotten a straight answer. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Hindi yun, ano? Hindi yun, kahit saan mo pong dalhin na ano yun, hindi yun, ano? Hindi yun na katanungan. Oh, isa po yung kalokohan, ha?